1986 pa lamang, parlurista na si Louis sa Maharlika Livelihood Complex. Dito na niya kinukuha ang pang-araw-araw na gastusin at pagsuporta sa pamilya sa loob ng 4 na dekada. Kaya't laking takot niya nang mabalita ang nasusunog ang 3rd palapag ng gusali. Madaling araw noong July 16. Ang pakapesto namin. Bakit? Kasi nandun lahat mga gamit namin. Bagamat hindi naapektuhan ang kanilang pwesto, pangamba niya noon ang matigil pansamantala ang trabaho dahil sa pagsasaayos sa gusali. Kaya't malaking bagay sa kanya na sa loob lamang ng 36 na oras ay balik na sa normal ang operasyon ng Maharlika. Agad-agad na natapos yung sunog, tsaka nag-resume agad ng kahit isang araw lang, nag-resume na agad yung trabaho namin dito sa second floor. Kaya papasalamat na rin kami sa mga naagapan agad yung sunog. Despite sa mga challenges, sa mga sakuna, pag merong pagsama-sama tayong magtutulungan, sama-sama tayong mabilis tayong makakabangon. Napakabilis po ng pag-responde. Ipinagpapasalamat naman nila ang mabilis ding aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan. At kailangan lang talaga tulong-tulong, well-coordinated yan, may communication, may collaboration, may coordination. Kapag meron tayong, sabi ko nga, meron tayong smart city system na mabilis ang response, mabilis din ang pag-monitor, iba't ibang mga impormasyon na pupunta doon, nagkakaroon tayo ng data, madali ang pag-generate ng analytics. Samantala, tiniyak naman ng kasalukuyang pamunuan ng Maharlika Livelihood Complex ang patuloy na pag-usbong ng negosyo rito kahit pa sa susunod na taon ay ito-turn over na ang naturang gusali sa pamahalaang lungsod. As you can see, by April next year, ito-turn over na namin ng Maharlika sa city. So hindi namin alam kung may tatayo bang bago. Pero sa initial na sinabi ng mayor, so i-re-revive niya itong Maharlika kung ano ito dati. Alleluia, alleluia, alleluia. Kaninang umaga, isang misa ang isinagawa bilang pasasalamat sa pagiging ligtas ng mga taga-Maharlika at ang mabilis na naging pagbangon mula sa sunog. Nagpapatuloy pa rin naman ang imbestigasyon sa pinagmulan nito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.